Okay, good morning po dyan sa mga kaibigan natin sa Hito Kaalaman. Okay, so ngayon po ang gagawin natin ay mag-a-apply po tayo ng ating waterproofing. Yan, para po dito sa ating concrete. Yan, concrete pond, hatchery. Yan, lalagyan po natin ng waterproofing, lalo na yung mga gilid. Yan, yan yung mga gilid, tsaka yung gilid ng butas na yon. Okay. So, napakahalaga po na mag-waterproofing po tayo. Mag-apply po tayo ng ating waterproofing dito sa ating mga bagong gawang hatchery o concrete pond upang maiwasan natin yung unang-una, pagkatagas. Okay? So, pangalawa, yung doble gastos. Ano po yung doble gastos? Yung kapag nagkaroon ng problema, o halimbawa, hindi kayo nag-apply ng waterproofing at nagkaroon ng problema, ay magtitik-tik na naman kayo o saka pa lang kayo maglalagay ng waterproofing dyan. So, ngayon pa lang ay inaano na natin yung kumbaga ay yung mga bawat mangyayari dun sa hinaharap ng mga problema ay sinusolusyonan na po natin ngayon. Okay? So, maiiwasan natin kapag naglagay na kayo ng waterproofing ngayon, maiiwasan na po natin yung pagka-crack, yung pagkatagas, at yung, syempre, pagkalugi po ninyo. Dahil pag naubusan po yun ng tubig at wala po kayo dito sa inyong hatchery at may laman po siyang isda, pag naubusan po ng tubig yan, malulugi po kayo dahil mamamatay po ang ating mga isda. So, yun po. Kailangan na natin solusyonan yung mga magiging problema sa hinaharap. Okay? So, kailangan natin maglagay ng waterproofing. Yan. Iwa-waterproof po natin yan lahat. Yan. Lahat po yan, pati pader. Yan. Lahat po yan. Pero dito, hindi na po. Hindi na po dito. So, dyan lang sa pader. Okay? So, paano nga ba mag-apply ng waterproofing dito sa ating concrete man? So, ano nga ba yung gagamitin natin? Ito po, nakahanda na. Yan. Hindi po ito, hindi po ito sponsor, ha? Pero gusto ko lang ipakita sa inyo itong aking gagamitin na magandang klase na concrete pond, waterproofer. Okay? Okay? So, ito po siya, Island Concreto Band. Yan po yung brand po niya. So, kapag binili niyo po siya, may kasama na po siyang powder mix. So, A and B po yan. A and B. Okay? So, part A, part B. So, dapat po, lagi kapag bibili kayo nito, lagi po may kasama yan. Okay, magkasama na po yan. Tsaka ito po ay eksakto na po yung pagkakatimpla sa kanya o pagkakagawa sa kanya, yung pagkakatimbang sa kanya para po dito sa ating solution. Yan. Ito po, si Island Concreto Band. Yan po siya. So, si Island Concreto Band ay underlay waterproofing membrane CB3001. So siya po ay no seepage, no cracks, waterproof, non-toxic, no seam line. Okay. So ang presyo po niya dito po sa amin ay 991. Ito po ay 3.7 liters. Ito po, ito pong solution po niya. Tapos ito pong powder mix, ito po ay 3.5 kilogram. Yan, pag mimixin po natin yan, ipaghahaluin po natin yung dalawang yan. So, concrete band strength, yan. Okay. Tapos ito, may kasama na rin siyang brush. Ang gagamitin kong brush ay itong, ayan, brush. Ganyan. Hindi po siya roller. Okay. So, ang kaya po nito, o ang dami po, o ang lawak po na mapapahidan po nito ay 4 to 5 square meter. Yan. So, maglalagay po tayo nito, yung unang pahid, tapos after patutuyuin muna natin siya, 4 to 6 hours na pagpapatuyo, yung second coating naman. Okay? So, first coating, yan, doon muna tayo sa mga gilid-gilid. Pag natapos natin yung mga gilid-gilid, tirahin na natin itong mga pader o pwede yung baba na rin. Yan, first coating. Kung saan abutin po nito,
Kasi dalawang binili ko nito para talagang abutin yung second coating. Okay? So paghahaduin na natin siya, pagmi-mixing na natin siya. So ilalagay natin ito, imi-mix natin ito sa isang balding maliit. Ito muna ang unahin nating ilagay bago po ito. Okay? Okay, so yan, paghahaluin na po natin siya. Yan, binuksan ko na po ito. Itong kanyang powder mix. Ito po yung kanyang solution. Bubuksan na po natin. Tapos dito po natin siya ilalagay. Okay? So, meron po tayong mga bisita. Yan. Mga bisita po natin. Yan. So, konkreto band. Island konkreto band. Ilagay na po natin siya dito. So, yan po siya. Kulay gatas. Lalahat na po natin ito. Ayan. Okay. So, dapat walang matira para hindi sayang. Ayan. Kung pwede lang itong pigain, napiga ako na to. Siyempre, para hindi sayang. Ayan. Kulay gatas po siya. Okay. So, ito naman, powder mix. Ang paglalagay po nito ay konti-unti lang. So, konti muna, tapos imimix po natin. So, konti muna siya. Ayan. Tapos, mix po natin. Ang mas magandang panghalo dito yung machine. Pero dahil sa wala tayong ganun, na automatic na panghalo, gagamit po tayo ng kawayan na panghalo. Ayan. So, dapat halong-halo po siya, yung walang buo. Yan. Yan, lalata natin siya. Yan, yan na po yung kulay niya. Ang alam ko dito, ito po ay semento. Itong powder mix na ito. Semento po ito. May iba kasing nabibili na waterproofing ay bibili ka pa ng semento. So ito, ano na po siya? Kasama na po siya kapag binili nyo si Island. So eksakto na po yung timpla niya. Eksakto na rin po yung timba niya. Yan. So medyo maganit na siya. Medyo makunat na haluin. So kailangan mahalo kagad natin to para hindi po siya tumigas. Okay? So para po siyang semento, yan. Yan. Mga bisita natin, no. Okay, so ayan. Okay. Nahalo na po natin siya. Hindi lang masyadong pino yung aking pagkakahalo kasi medyo mahirap na po haluin. Yan. So, i-apply na po natin siya dito. Ang muna nating i-apply yan ay itong munang mga gilid. Yan. Yung mga kantuhan po muna. So, ganyan lang po. Yan, no. So, apply nyo lang siya. Parang nagpipintura lang talaga kaya. Yan. So, kailangan yung bilisan dahil mabilis yung matuyo. Okay, baka matuyo itong inyong solution. Yan. So, ganyan lang po siya. Hanggang dun, paikot po yan. Paikot po yan dun. Okay, so sa mga gilid-gilid lang po muna ang inyong pagpipintura.
Okay. So, yan. Natapos na natin lahat ng tagiliran nitong ating concrete pan. Yan. Natapos na natin siyang lagyan ng waterproofing. Yan. So, lahat po yan nalagyan na natin. So, tagiliran po ang ating inuna. Yan. Lahat po yan nalagyan na. Pati yung taas na yon. So, tagiliran po yung inuna natin dahil ayon sa mga eksperto, ayon sa mga eksperto sa pagwa-waterproof, yan, madalas po na nagkakalik yung mga concrete pan, yung mga swimming pool sa bandang tagiliran. Yan, sa bandang mga gilid-gilid. So, yun, ayon po yun ha, sa ating mga eksperto na napagtatanungan. Yan, madalas na doon nag-uumpisa yung mga crack, yung mga leakage. Doon matatagpuan sa mga tagiliran na yon. So, ang ginawa po natin, first coat po natin ay kinapalan na po natin siya. So, dapat po makapal na po agad ha. Ikakapalan nyo na po agad sa first coat pa lang. Tapos, maghihintay tayo ng 4 to 6 hours para po sa second coat. Okay? Yan. Tapos, yun, meron pa tayong isa na galon. Yan. Yung flooring naman ang susunod. Flooring. Yan. Pagkatapos ng flooring, yan, mga tagiliran na. Yan, dito na sa taas. Okay? So, yan po. Ganyan lang po ang pag-waterproof. Kapag lalagay ng waterproofing dito sa ating yan, concrete pan. Ganito rin po ang ginagawa o ganito rin po ang pinapahid sa mga swimming pool. Okay? So, yun. Yan yung tirang yan. Ipapahid naman natin yan sa yan, sa mga flooring na po. Okay? So, yun lang po. At maraming salamat pong muli sa patuloy na nanonood at patuloy na yan, sumusuporta. Okay? So, ito po muli si Hito Kaalaman. Maraming salamat po.